Welcome back to another vlog. So today is my rest day and I just got home from dropping off the kids in school. Then today I was planning to go out sana to prepare na for Easter, but it has been raining non-stop here in Southern California. So as you can see, medyo gloomy pa rin, but it's already past 8 o'clock in the morning. And ayun nga, for the past 3 days, walang tigil yung ulan dito sa California. So I guess we're just going to stay home today. As you already know, if you watch my previous vlogs, wala pa rin akong kotse, wala akong car dito sa US. So it's a bit difficult for me to go outside and buy things, lalo na pag umuulan. Ayan, so dito lang muna tayo sa bahay. Today, I guess I'm just gonna do a lot of my house chores, and then we are going to pay my bills, and then a few other things na I need to do lang din for the kids, ayun. Tapos, ayun, siguro papakita ko lang sa inyo what a typical rest day for me looks like here in the US. But for now, I'm just going to have my breakfast first bago ang lahat kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Pancake ng kids, and then coffee, syempre. Ayan. Grabe. Sobrang kalat ng bahay namin ngayon kasi the kids had a long weekend kasi President's Day yesterday. So, wala silang pasok kahapon. Tuesday na today. So, Monday wala silang pasok. And then last Friday, wala rin silang pasok dahil nga dun sa President's Day. Kaya, ayun, they had a long weekend. Tapos, ayun, nung long weekend nila na yun, parang hinayaan na lang namin sila talaga na mag-rest. Hindi namin sila masyadong in-stressed about schoolwork or anything or doing their house chores, ganun. So, ayan, sobrang kalat ng bahay ngayon. But it's okay kasi yun nga, rest day ko today. So, I can kind of deep clean the house na rin habang walang tao dito sa bahay. So, anyway, ayun nga, magbe-breakfast lang muna ako. Ang kapal ng pancakes na nagawa ko today. Fluffy. Anyway, ayun. Tapusin ko na yung breakfast ko. Tapos lumalamig na yung coffee ko. Para I can continue na with my house chores. Kasi nakikita ko yung kalat ngayon. Naiirita ako. So gusto ko na linisin yung bahay. So namaya na tayo ulit magkwentuhan.
Ayun, hello, I'm back. Ayan, it is now, oh my God, 11 na. 11 o'clock na. So, I have been cleaning for 2.5 hours na. Pero ayun, nalobat ako kanina. But basically, natapos na akong magwalis and magmop dito sa baba kanina nung pagkalobat ng phone ko. Tapos, nakapaglinis na rin ako sa taas, sa 2 bedrooms and yung bathroom namin sa taas. So, okay na yon. Tapos, and now, ayun, mag-start na ako ng load ng laundry. Kasi, every week, I try to change our sheets as much as possible. Tapos, ayun, kaya medyo madami-daming laundry ulit yung gagawin natin ngayon. So, right now, ayan na yung beddings namin. So, tinanggal ko na lahat ng beddings ng main master's bedroom and then bedroom ng kids and then pati yung towels namin. Eh, halos every week din nilo-laundry ko yung bath towels namin. So, ayan na lang naman na yung gagawin ko. I have one load ongoing now. And then, later on, magtatapon na ako ng trash outside. But for now, magpapahinga muna ako and then itutupi ko tong laundry na ginawa ng husband ko. Yesterday. Ayun, nag-laundry din siya yesterday. So, ayun nga. Kaya pala, medyo nagugutom na ako kanina nung nagtatanggal ako ng bedding sa bedroom namin. Kasi tanghali na pala. But anyway, magluluto muna ako ng lunch. Para pagdating ng kids later, meron silang pagkain. And then, kakain na rin ako ng konti. Ayun nga, magtutupi, watch a little bit, rest, bago ko pick upin si Kayla. Ayan, so now it's already 12:30. Tapos, ayun, kumain na ako. I'm done with most of my house chores. Yung laundry na lang hinihintay ko matapos. Pero ayun, nakapagtupi na rin ako nung laundry from yesterday. And then, I still have 2 hours before I pick up Kayla. So, I will take this time to pay my bills online. Ayan, para matapos na natin. Let's be productive today habang wala yung mga bata. And, ayun. Magbabayad muna ako ng bills. So, bills are finally paid. Ayun, so rent, nakapagbayad na ako. Internet and cable namin, bayad na rin. Gas, electricity, utilities, and our internet and cable. Nasabi ko na yata. Ano pa ba? Yon, basta lahat bayad na. So wala na akong pera. But anyway, ayun na. So ano pa ba kailangan ko gawin? Ah, okay. So ayun, I'm also trying to get a health insurance for me and the kids. So dito kasi merong health insurance na pinoprovide yung government for low-income households. Ayun, pero kami, na-deny kami dun sa una naming application because lumagpas yung income namin dun sa bracket. But anyway, they referred us to another parang another company na nagpo-provide ng health insurance. Pero yun, syempre may bayad na yun. So, I am trying to apply for that. Pero I think since bago pa lang kami na nandito sa US, hindi nila, parang wala pa silang masyadong makuhang background check dun sa SSN namin. So, ayun, I need to call para lang i-confirm na totoong tao ako, ganun. And para, ayun, makapag-start na ako ng application. So, that's what I'm going to do now habang hinihintay ko pa yung dismissal ng mga bata.
we're back again. Ayun. Ayun, nasundo ko na si Kayla. And then, kanina hindi ko na na-video, but I was talking to an agent with Covered California. Kasi nga, we are trying to get a health insurance for our household. Ayun. So, sobrang tagal ko siyang kausap. Hindi na ako nakapag-vlog, but more than an hour kami magkausap. Pero ayun, so, malaking tulong naman. Konti na lang, I just need to upload a few documents na kailangan nila para, ayun, makapag-move forward na with our application. And sana, ma-approve, at least yung kids man lang, magkaroon ng health insurance. Kasi, you know, sobrang importante yun. Tapos, dito kasi, hindi katulad dun sa Philippines na, alam mo yun, yung parang kasama na siya pag, ano tawag doon? Pag-employee ka sa isang company, ganun. So, dito, kailangan namin asikasuhin yun by ourselves. Ayan. So, anyway, it is now 2:30. In a few minutes, darating na si Aiden. So, magpre-prepare lang ako ng pagkain din niya. Kasi si Kayla's eating right now. Magpre-prepare lang ako ng pagkain ni Aiden. And then, tatapusin ko lang yung sa Covered California kung ano application. Tapos, I'm also just waiting for my laundry to finish para maibalik ko na yung beddings namin. And then, I can rest na for a few hours. Tinitignan ko lang yung list ko ng to-do. So, this morning, I cleaned the kitchen and living room. I wiped down counters and appliances. I washed the dishes, put away toys. I cleaned the bedrooms and then the bathrooms. And then, I wiped down the mirrors and glass doors. Nagwalis and nagmop na rin ako. I changed the beddings and then nag-start na ako ng laundry. I folded the laundry from yesterday. And then, throwaway trash is done na rin. Bills are paid online. And then, yung sa health insurance namin, naasikasa ko na rin. So, ayan. Very productive morning. So, pwede ako magpahinga for a few hours habang hindi pa tapos yung laundry namin. So it's a little more later into the night. It's around past 8 o'clock na. Ayun. So we are done with dinner and then nakapag-shower na rin ako. And as you saw, nakapag-skincare na rin ako, yung night skincare routine ko. Ayan. And then, ayun na yung tapos ng rest day natin. I will just be spending the rest of the night with the kids who we might watch a movie together. Kasi gusto nila manood ng movie. Baka mag-movie night na lang kami. And then, Kayla's also asking to do my nails. Ayan, so, yun lang. And then, before I go to bed later, I will just write a little bit in my journal and then konting basa na lang or watch a movie. But anyway, that is it for this vlog. I hope you guys enjoyed this one. If you have any other questions, concerns, suggestions, comment down below. Kwentuhan tayo and I'll see you on the next vlog. Bye!